Amen. O Diyos na makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa kaloob mong biyaya ng buhay sa bawat isa na naririto. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at desisyon, sa mga tatalakay naming panukala ngayong umaga. Bigyan mo po kami ng liwanag ng isipan at katatagan ng loob upang makaya naming harapin ang mga pagsubok na darating sa aming lahat. Itinataas po namin ang dalangin ito sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus at kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Lalo naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. The regular session of 12th City Council is now called to order. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambanayang makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Mr. Secretary, please roll the call. Under 1st District, Honorable Irma Alfonso Huson, Honorable Nino de la Cruz, Honorable Jesus Pajardo Jr., Honorable Martin Isidro Jr., Honorable Moises Lim, Honorable Eric Ian Nieva. Under 2nd District, Honorable Ruben Beneventura, Honorable Rodolfo Laksamana, Honorable Macario Lacson, Honorable Numero Lim, Honorable Roma Paula Robles Dalos, Honorable Darwin Sia. Under 3rd District, Honorable Terence Alibarbar,
Honorable Arlene Miley Atienza, Honorable Pamela Papagoso Pascual, Honorable Ernesto Isip Jr., Honorable Johanna Maureen Nieto Rodriguez, Honorable Timothy Oliver Sarcal, Under 4th District, Honorable Kistel Maribacani, Honorable Don Juan DJ Bagat Singh, Honorable Luisito Chua, Honorable Luisa Marile de Quinto Stan, Honorable Science Reyes, Honorable Joel JTB Villanueva. Under 5th District, Honorable Laris Borromeo, Honorable Roberto Espiritu II, Honorable JB Hison, Honorable Ricardo Boy Isip Jr., Honorable Chari Ortega, and Honorable Raimundo Yupanco. Under 6th District, Honorable Benny Pagabante III, Honorable Carlos Castañeda, Honorable Salvador Philip Lacuna, Honorable Elmer Parr, Honorable Luis Uy, Honorable Luciano Beloso, ex officio members, Honorable Ilani Marie Lacuna, and Honorable Daniel Dave Tan. Your Honor, as of 9:12 in the morning, we have only 18 councilors present on this 55th regular session. We have 18 councilors present in this regular session. With that, we don't have a quorum. This is declared by the chair. Of tourism, culture, and arts of Manila seeks to go beyond welcoming guests and maintaining artifacts, bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula Redevelopment, Plaza La Liga Filipina Enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz. The only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the Metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace,
Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda Redevelopment, Carriedo Redevelopment, Plaza del Carmen Redevelopment, Golden Mosque Area Redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop Redevelopment, Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas, the Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DTCAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos Redevelopment, LRT2 Stations Beautification, Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Art Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade Muelle del Rio Redevelopment, Hub 7, Ermita Paco Malate. The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Khalsa Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Arroceros Urban Forest Park Redevelopment, Freedom Park Redevelopment, Raja Sulaiman Plaza Redevelopment, Plaza Remedios Redevelopment, Honorable Boy Isip Jr. and Honorable Elmer Parr. We have now 20 councilors present, Your Honor, as of 9:21. Kuya Romy, ilan na? 20 councilors. We have 20 councilors present in this regular session. With that, we have a quorum. Mr. Majority Floor Leader. Yes, good morning, Madam Chair. We are at item number 7, the reading and approval of the minutes of the regular sessions held on March 28 and April 18, 2023. May I move to dispense with the reading of the minutes of the regular sessions held
on March 28 and April 18, 2023. There's a motion to dispense the reading of the minutes of the regular session held on March 28 and April 18, 2023. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, I move for the approval of the minutes of the regular sessions held on March 28 and April 18, 2023. There's a motion to approve the regular of the minutes of the regular session held on March 28 and April 18, 2023. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. We now proceed to item number 8, Your Honor, business for the day for first reading. May I request the Secretariat to please read all the items, starting with item number 1. I'm Mr. Secretary. Item number 1 for first reading, a letter from Attorney Marlon M. Lacson, Secretary to the Mayor, Manila, relative to the attached communication of Mr. Nicanor M. Santos Jr., DVM, Officer in Charge, Veterinary Inspection Board, Manila, regarding the revised proposed regulatory fees to the 2013 Omnibus Revenue Code of the City of Manila and requesting favorable consideration for the passage of an ordinance to amend Article 1, Slaughter, Inspection, and Permit Fees, Sections 129 and 131 to reflect the new rates as per basic papers. Note, this was already referred to the Committee on Ways and Means last March 14, 2023 with reference number CC12-181. Your Honor, item number 1 was already referred to Committee on Ways and Means last March 14, 2023 with reference number CC12-181. And since this new letter and since the present letter came from Attorney Marlon M. Lacson, the Secretary to the Mayor, may I respectfully refer item number 1 to the Committee on Ways and Means, Your Honor. There's a motion to refer item number 1 to the Committee on Ways and Means. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Item number 2, a letter po ng Barangay Engineer Wilson H. Ramil of Barangay 462, Zone 46, District 4, Manila, relative to the Barangay Ordinance Number 1, Series of 2023, entitled A Barangay Ordinance to have a one-side parking area in every street within the jurisdiction of Barangay 462, Zone 46, District 4, City of Manila, requesting for review as per basic papers. I move to refer item number 2 to the Committee on Barangay Affairs, Your Honor. There's a motion to refer item number 2 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Item number 3, a letter po ng Barangay Ana Janina D. Santiago of Barangay 886, Zone 98, District 6, Manila, relative to the Barangay Resolution Number 9, Series of 2023, entitled A Resolution Utilizing a 30 Square Meter of Government Property for Transforming into Productive Space, requesting for review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 3 to the Committee on Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 3 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Item number 4, a letter from Attorney Pilarita T. Lapitan, Assistant Ombudsman Proper, Office of the Ombudsman, Central Records Division, Agham Road, Diliman, Quezon City, relative to the complaint affidavit of Mr. Felix Berto B. Galvez against Punong Barangay Maria Amalia Zamora and Barangay Kagawad Constancio G. Zamora, both of Barangay 431, Zone 44, District 4, Manila, for appropriate action as per basic papers. Respectfully move to refer item number 4 to the Committee on Barangay Affairs, Your Honor. There's a motion to refer item number 4 to the Committee on Barangay Affairs. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Item number 5, a letter from Attorney Pilarita T. Lapitan, Assistant Ombudsman Proper, Office of the Ombudsman, Central Records Division, Agham Road, Diliman, Quezon City, relative to a letter complaint of Mr. R.J.B. Ganalon against Punong Barangay Sani Sarmiento et al. Of Barangay 202, Zone 18, District 2, Manila, for appropriate action as per basic paper. I move to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs, Your Honor. There's a motion to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs.
Is there any objection? Hearing none, motion is approved. We are now in item number 6, Your Honor, for second reading. Draft Ordinance number 8442, an ordinance authorizing the Honorable City Mayor Maria Sheila Hani H. Lacuna Pangan, MD, FPDS, to cause the acquisition either by negotiation, expropriation, or other legal means of certain parcels of land with a total area of 1,050 square meters, more or less, situated at District 4 Manila, registered in the Registry of Deeds of Manila under the names of Michael John H. Prieto, with reference to Transfer Certificate of Title Number 002-20200-1352, Benpri Realty Corporation, with reference to Transfer Certificate of Title Number 291763, Ionian Realty and Development Corporation, with reference to Transfer Certificate of Title Numbers 274736, 291763, and 274737, and Martin Lopez Prieto, with reference to Transfer Certificate of Title Number 227142, for the actual and bona fide tenants thereat under the Land for the Landless Program of the City of Manila, appropriating the amount necessary therefore. Your Honor, we have here the committee report from the Housing, Land, Urban Planning, Development, and Resettlement, Your Honor. I move to... I move to adopt the said committee report, Your Honor. There's a motion to adopt the said committee report. And there's a, is there any objection? Hearing none, motion is approved. Barangay number. Your Honor, I move... Tackle. I move to tackle on the floor the said draft ordinance, Your Honor. There's a motion to tackle on the floor the said resolution. Is there any objection? Hearing none. Ay, ordinance pala. There's a motion to tackle on the floor the said ordinance. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. May I request the recognition of its principal author, Your Honor, Honorable Luisito N. Chua. Councilor Doc Luisito Chua is now recognized. Thank you, Your Honor. This is an ordinance authorizing the Honorable City Mayor Maria Sheila Hani Lacuna Pangan to cause the acquisition either by negotiation, expropriation, or other legal means of certain parcels of land with a total area of 1,050 square meter, more or less, situated at District 4 Manila, registered in the Registry of Deeds of Manila under the names of Michael John H. Prieto. It is located, yung unang land is located at Susan Street, Sampaloc, Manila. The second is Alex Street, Sampaloc, Manila. And the third is at Basilio Street. And the fourth is at Santo Tomas Street with following titles or number... Since nagkaroon na po ng negotiation between the sellers and the buyers regarding this matter, so there's no need for expropriation of this ordinance. That's all, Your Honor. With that, Your Honor, I move to open the period of discussion and debate, Your Honor. There's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved.
Your Honor, I just would like to manifest, Your Honor, my support to this ordinance, Your Honor, considering that the subject properties are within the District 4 of Manila, Your Honor, and I believe, Your Honor, that the petitioners, Your Honor, are all qualified under the land for the landless program, Your Honor. Kaya po ako ay naniniwala na napapanahon na mabigyan ng karampatang pagkakataon ng mga lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay mapasa kanila pagdating ng panahon. Kaya I fully support this ordinance of my good friend, Dr. Luisito Chua, Your Honor. Thank you, Your Honor. Councilor Dr. Luis Chua. Thank you, Your Honor, for the support of this ordinance. And I would like to manifest that all present councilors to be co-authors of this ordinance of expropriation in the following location that I've mentioned a while ago. Yes, Mr. Secretary, please take note of the manifestation. And Councilor Science Reyes is now recognized. Thank you po, Your Honor. I would like to manifest my 100% support para po sa ordinance of this expropriation dahil alam po namin na kung gaano po kahalaga para po sa aming mga kadistrito na mabigyan po sila ng pagkakataon na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Maraming salamat po, Your Honor. Councilor Chris Bacani is now recognized. Thank you, Your Honor. I'd also like to manifest my support on this ordinance authorizing Honorable City Mayor Honey Lacuna to negotiate. And if tatapos na po yung negotiation, I'd like to congratulate yung mga beneficiaries ng magiging Land for the Landless program. So mga nandyan po sa taas, congratulations po in advance. At sana tuloy-tuloy na po ito para tuluyang magkaroon ng sarili nilang mga bahay at kapayapaan. Thank you. Your Honor. Councilor Lou Veloso. Councilor Irma Alfonso is now recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, bagamat ako ay hindi taga Distrito 4, ako po ay 100% na sumusuporta dito sa ordinansa na ito. At gusto kong batiin si Doc Louie. Kasi si Doc Louie pala, hindi lang pangkalusugan, pangkabahayan din. Congratulations, Doc Louie. Congratulations po sa inyo. At sana dalangin namin na mapabilis na mapasa inyo ang inyong kinatitirikan na bahay. Thank you, Your Honor. Councilor Lou Veloso. Thank you, Your Honor. Ako rin po, taga 6th District. Kaya alam niyo po, may programa talaga si Mayora Honey Lacuna na at least mapasa atin ang ating mga pag-aari dahil napakahirap, lalo nang dito sa siyudad na ikaw ay nangungupahan, na wala kang kasiguraduhan. At ini-encourage din po, aside sa mayroon tayong sariling pag-aari later on, ay ini-encourage din ang ating mayora na magpatala kayo sa PhilHealth, katuwang si Councilor Elmer, para ay pinananawagan namin. At sabi nga ni Dr. Alfonso ay hindi lamang pangkalusugan kundi pangkabahayan. Kami rin po ay ini-encourage namin kayo na maging pangkalusugan, dahil ano ba kung meron tayong property ay ang atin namang pangkalusugan ay napapabayaan. So I would like to congratulate Dr. Chua, Councilor Chua, sa kanyang magandang endorso na ito, at congratulations din po sa inyong lahat, at sana tuloy-tuloy na ito. Yun lamang po, ginagtagpo ko. Councilor Rod Laksamana. Salamat po, Your Honor. Ako naman po ito matayo sa bilang konsehal ng Distrito 2. Hindi po sa pagtutol. Meron lamang po sana akong mga katanungan para dito sa pinapasa nating ordinansa. Ito po kasi ay involving all of us here, the 12 city councils and 38 councilors.
Meron lang po kasi mga katanungan na kanina po, sabi po ng punong may akda, ang aking kaibigan si Dr. Luis C. Tuchua, na there's no need for expropriation kasi meron ng negotiations that happen between the lot owner and the lot owner and then po sa mga beneficiaries ng mga nasa lupa. May ilang katanungan lang po ako para maging solido po yung ginagawa nating ordinansa. I hope this will help para po sa negotiations na mangyayari between the mayor and then po dun sa lot owner. Una pong, kasi medyo even though they passed the committee report, medyo wala, kulang po ang detalye, Your Honor. Like, ilan po ba ang exact numbers ng benepisyaryo doon sa lupa na, yun po yung una, doon sa lupa. Pangalawa po, magkano na po ba ang negotiated price na pinag-uusapan natin? Kasi po, wala po talagang detalye to. Ano lang po ito eh. Ang nakalagay po dito ay sukat lamang ng lupa and then allowing the city mayor for the negotiations. Wala rin pong price allocations. Magkano po ba ang assessment value ngayon ng lupa na yan para po matugunan natin ang negosasyon. Kasi po, kapag ito po ay naliwanagan natin, napakadali na po ng proseso para sa ating mayor na makipag-usap doon po sa lot owner. At meron pa po tayong legroom na maibabawas natin kung sakali para po sa kapakanan ng mga taong pumapalakpak sa taas. Yun po yung mga kailangan nating detalye sana para po maging maganda ang transaksyon na binibigay nating authority sa mayor at doon po sa lot owner. Councilor Maki Lacson. Your Honor, as Chairman of the Committee on Housing, Urban Planning, Settlement and Resettlement, actually, whenever we make a committee hearing, tapos gumawa po kami ng committee report, it is precisely the reason but hindi namin po dinidetalye pa. For one, it is generic yung ginagawa nating nilalagay natin sa form. Pero yung hindi po paglalagay, it is actually to give more elbow room sa negotiating team natin. Kasi pagka nag-fix po tayo, baka kung wala pong tawaran na mangyayari, mahihirapan din po tayo na makuha natin yung panalo sa expropriation. So nagbibigay po talaga tayo ng malaking elbow room. Sabi ko nga, for the mayor to enter into a negotiated sale, expropriation, or any other legal means. Meaning, with the legal team and the mayor, malaki po yung elbow room nila para manalo po tayo sa mga kaso na expropriation. And that includes, yung po kasi minsan, why hindi po tayo naglalagay agad ng number ng beneficiary, kasi po minsan yung datos po ng mga barangay, magulo rin po. Pero sometimes, very crucial po yung timing na ma-file kagad natin kasi nag-aagad. Or kung hindi, baka po sila mapaalis. I hope that answers the query of the Honorable Gentleman from 2nd District, Rod Laksamana. That is all, Your Honor. Councilor Boy Isip. Your Honor, number one po, ako po ay sumusuporta sa mga ordinansang kagaya po nito, lalo na kung ang direktang makikinabang po ay mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. Your Honor, nais ko lang ho idagdag kasi ho, yung pag naglalagay ho ng presyo doon sa mismong ordinansa, pagka umabot ho sa korte, kadalasan yun ho yung nagiging dahilan kung bakit hindi pumapayag mismo yung korte dahil mababa yung presyo or hindi tama doon sa hinihiling sana nung may-ari. Alam nyo ho, sa distrito namin, merong ganyang ordinansa. Ang nalagay na presyo ho, parang nasa 5 milyon lang po. Yung actual price nung lote, nasa 50 million. So, yun lang ho yung argumento na ginamit nung may-ari. Kinatigan na ho siya ng korte na hindi ibenta sa siyudad ng Maynila sapagkat nakalagay doon sa mismo ordinansa. Kaya nga ho, sana
tama ho yun, yung hindi tayo naglalagay muna ng definite na presyo since ito'y ine-negotiate pa naman ng ating lungsod together with the owner. Doon naman to sa bilang, Your Honor, kasi misa sa isang malaking lote, kapag nagkaroon na ho ng geodetic, yung chinek na ho, yung subdivision plan, marami hong lumalabas na mga vacant lot or generated lot after masukat. Ibig sabihin, kung meron ng occupant na 100, tapos may lumabas pang mga bakanting lote, pwede ho tayong magdagdag pa na mga ibang pwedeng maging benepisaryo ng palupa ng lungsod ng Maynila. Kaya ho, hindi siguro nilalagyan din yung actual na dami, Your Honor. Yun lang po. Maraming salamat po. Councilor Rod Laksamana. Tama naman po yung tinuran ni Consul Isip. Kaya lamang po, ito po kasing ordinansa na ginagawa natin, mayroong particular na kakaibahan sa binabanggit ni Consul Isip. Yung po ay expropriation. Nabanggit po kasi ng punong may akda na hindi na po ito under expropriation. Ito po ay na-under ng negotiated sale na pumapayag po kasi ang may-ari na pag-usapan po ang pagbili ng kanilang lupa. Hindi na po tayo maglalabas ng pera. Binibigyan lang po natin ng authority ang ating mahal na mayor para gumanap na mamagitan sa pagbili ng lupa. Kaya ko lamang po naman inatanong ang kasi papasa po natin ng ordinansa, wala man lang tayong figure. Ito po ba 10 piso? 20 pesos, 100 piso. Lahat naman po yan ay negosasyon. Ang inihiling ko lamang po sana, nabanggit naman po ng ating kaibigan po nung may akda, na nag-usap na po sila under negotiations. Wala po ba kayong kahit ballpark figure lang na 2 million ba yan, 3 million pa po ba yung halaga na yan? Kasi po kung wala naman tayong pag-uusapan dito, kundi bigyan lang ng autoridad ang ating mayor para makipag-negotiate. Tayo po mismo eh, parang naman wala naman tayong ginawang kahit anong hakbang para matulungan din yung mga taong ito. Yun lamang po, sana po. Kasi po, miski po yung assessment value, hindi po natin alam eh. Paano po makikipag-negotiate ang ating lungsod in behalf of our good mayor? Kung hindi man lang alam ng assessment, yan po ba ay 10,000 per square na, 5,000 per square na, mababago pa rin naman po yan dahil pagdating nyo ng BIR, iba naman po yung assess value nila sa book value nila. So, alam nyo po, sa SHOPC, yung socialized housing, sa numbers po ng dependent, I mean, sa numbers po ng mga residente, binibilang at binibigyan ng value ng SHOPC ng government ang pagbili ng lupa. So, gobyerno sa gobyerno po, kailangan po, at least, meron kayong identified residente kahit hindi pa po eksakto. Should it be given 150 residents there? 200? Hindi naman po sila nagtatapos dun eh. Hindi po binibigyan ng period yun na kailangan 200 lang ang dependent nyo. Yun po yung kasagutan to sa mga pinag-uusapan natin. Sana po maliwanagan lang kasi po para napaka big po nitong pinapasa nating ordinansa. Yun lamang po. Ako po, kapag hindi po na nasagot itong mga konting katanungan ko lamang, kayo na po ang bahala. Salamat po. Yes, Your Honor, to answer the Honorable Gentleman from 2nd District. Actually, itong mga previous na committee hearing na nagawa namin, in fact, natutuwa ako at sa mga na tagapakinig po natin. I hope lahat po ng pumapasok na expropriation or any other na ano, mga lahat po nung nakaraan na tinanggap namin are negotiated sale, kaya maging natutuwa ako ang bilis, hindi po sa ano no trabaho kundi mabilis yung hearing, tapos may linaw po kasi yung mga may-ari hindi po makikipaglaban, in fact gusto na nilang ibenta at mapa sa kamay ng mga mahihirap yung ano po natin,
yung programa ng Land for the Landless. Anyway, tama po si Councilor Laksamana at ngayon po yung mga dumarating po natin na lahat po ng mga expropriation or negotiated sale na ordinansa, nilalagyan na po natin ng mga amount at tama rin po siya. Hinihingi po natin yung appraised value sa City Assessor's Office. That is all, Your Honor. Councilor Awi, siya. Maraming salamat, Your Honor. Ako po, kahit na hindi taga District 4, ay nagpapakita rin po at nagpapahayag ng aking 100% ang pagsuporta sa ordinansang ito. Sapagkat sa amin pong laki sa hirap, itong lupa na to ay yaman na po na maaari naming maisalin sa aming mga susunod na henerasyon. At naway sa aming mga sa aming distrito ay marami rin pong ma-awardan ng mga lupang ito. 100% po akong sumusuporta sa ordinansang ito. Salamat, Your Honor. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, kung wala na pong magsasalita at magpapahayag ng kanilang sa loobin, Your Honor, I move. Your Honor, there's another. Councilor Kalay Castaneda is now recognized. Yes, maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, ang inyong pong lingkod, kahit na hindi tiga Second District, ako po ay sumusuporta sa mga ganitong klase ng ordinansa na nagbibigay ng karapatan ng mga may-ari ng lupa na bilhin ang kanilang mga tinitirikang bahay. However, Your Honor, ito pong ating pinag-uusapang ordinansa, gusto ko lamang pong ipaalala sa aking mga kasamahan na ito po ay isang ordinance na binibigyan ng authorization ng ating mahal na Mayora Hani na makipag-negotiate. Ibig po sabihin, simula pa lamang po ito, wala pa pong bilihan na nangyayari, makipag-negotiate pa lang ang ating Mayora kung magkano bibilin, sino-sino makikinabang. Kaya nga po ako'y sumasangayon doon sa pananaw po ni Konsehal Rod Laksamana na after na makapag-negotiate ang ating mahal na Mayora, sana po maibalik ko anuman ang napag-usapan ni Mayora at ng mga may-ari ng lupa. Maibalik po ang kanilang mga napag-usapan at ang kanilang mga naging kondisyon dito po sa City Hall para po muli may table for discussion. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, kung wala na pong magsasalita, I move to close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments, Your Honor. There's a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. And for the final act, Your Honor, I move to approve draft ordinance number 8442, an ordinance authorizing the Honorable City Mayor Maria Sheila Hani H. Lacuna Pangan, MDF PDS, to cause the acquisition either by negotiation, expropriation, or other legal means of certain parcels of land with a total area of 1,050 square meters, more or less, situated at District 4 Manila, registered in the Registry of Deeds of Manila under the names of Michael John H. Prieto, with reference to transfer certificate of title number 002-20-00-1352, Ben Pri Realty Corporation, with reference to transfer certificate of title number 291763, Ionian Realty and Development Corporation, with reference to transfer certificate of title numbers 274736, 291763, and 274737, and Martin Lopez Prieto, with reference to transfer certificate of title number 227142, for the actual and bona fide tenants
thereat under the Land for the Landless Program of the City of Manila, appropriating the amount necessary. Therefore, I so move to approve the said draft ordinance, Your Honor. There's a motion to approve the said ordinance. Is there any objection? Are there any second to the motion? Seconded by Councilor Caloy Castañeda, Councilor Maki Lacson, Councilor Pafogoso, Councilor Maile Atienza, Councilor Roma Robles, Councilor Science Reyes, Councilor Boy Isip, Councilor Monyo Panco, Councilor Chari Ortega, Councilor Babi Espiritu, Councilor Irma Alfonso, Councilor Fajardo, Councilor Marjorie Isidro, Councilor Nino de la Cruz, Councilor Lou Beloso, Councilor Fog Abante, Councilor Elmer Farr. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Congratulations po sa ating mga beneficiary. Also, Your Honor, we are at item number 7 for second reading. Also, Your Honor, draft resolution number 7098. A resolution granting the application of Barangay 412 Women Waste Warriors for accreditation as a non-governmental organization of the City of Manila, Your Honor. We have here the committee report from the cooperatives, NGOs, and POs. I move to adopt the said committee report. There's a motion to adopt the said committee report. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, I move to tackle on the floor the said draft resolution, Your Honor. There's a motion to tackle on the floor the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, may I request the recognition of myself as principal author to speak before this draft resolution. Majority floor leaders now recognize Councilor JTB Villanueva. Thank you, Your Honor. Ito pong draft resolution ay isang simpleng resolution din na kung saan ay madalas na po natin ginagawa. Gusto ko lang ho magpahayag ng kaunting pananalita tungkol dito sa ating nakasalang na application ng Barangay 412 Women Waste Warriors para sa kanilang accreditation as NGO dito sa City of Manila, Your Honor. Your Honor, after submitting all the reportorial requirements, all the documentary requirements to the chairman of the NGO, Your Honor, natutuwa po ako at siya ay nagkaroon ng paboribling rekomendasyon mula sa kanyang komite. At para lang ho sa kaalaman ng lahat, ito pong nakasalang na NGO natin ay isang labor organization, Your Honor. Baka ho nalilito ang mga kasama natin. Ang mga ipinapasa po pala natin mga NGOs ito ay iba-iba. Meron tayong mga NGO, kapag NGO, purely NGO, sila ay kumukuha ng registration sa SEC, Your Honor. Kapag ang isa namang applicant ay neighborhood association, kailangan sila ay makarehistro sa Department of Human Settlement and Urban Development Office. At kung ang isa namang aplikante ay kooperatiba, dapat ang kanilang registration ay manggaling sa Cooperative Development Authority. At Your Honor, ngayon po ang ating nakasalang ay isang aplikante, isang labor organization, kung saan ang kanilang certification ay nanggaling naman po sa DOLE, Your Honor. At ito pong lahat ng ito ay naisumite sa chairman ng ating Committee on NGOs, Your Honor. Kaya ho, ako'y humihiling na after submitting all the reportorial and documentary requirements, Your Honor, sa tingin ko po ay sila ay dapat mapagbigyan sa kanilang kailangan. That would be all, Your Honor. Your Honor, I move to open the period of discussion and debate, Your Honor. There's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councilor Boy Isip is now recognized. Your Honor, ako po ay nagpapahayag ng aking pagsuporta. Kaya po sa aking committee ay gumawa rin po ako ng rekomendasyon na ito ay maipasa at makiusap sa kapulungan natin na sila ay magawaran ng accreditation. Your Honor, nakakatuwa lamang pong isipin na iba't ibang klaseng organisasyon po
lehitimong organisasyon na talagang nag-effort po para gumastos, para lang at ubus ng oras, pagod at pawis para ho makumpleto yung mga documents na hinihingi po natin at umaten sa mga committee hearing po natin. At ngayon, alam ko yung mga opisyalis po nila na mamaya babanggitin po ng ating punong may akda ay nandyan din po para ho personal na masaksihan yung kaganapan ho sa pagdinig sa kanilang accreditation. Kaya, Your Honor, ako po ay sumusuporta sapagkat isang organisasyon magiging co-stakeholders po ng Lungsod ng Maynila, ng Pamalang Lungsod, na makakasama natin sa pagkalinga sa mamamayan ng Maynila. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Your Honor. At tama po yung nabanggit ng ating masipag na tagapangulo ng komite ng NGOs, Your Honor. At sa mga oras na ito ay upang ipakita ang kanilang talagang pagsuport at pag-abang sa kanilang aplikasyon na maging opisyal na NGO sa Maynila, ang kanilang women, Barangay 412 Women Ways Warriors, nandito po ngayon sa ating session hall, ang kanilang presidente na si Wilma Fernandez, ang kanilang treasurer na si Marina Cuyugan, at ang kanilang auditor si Dolores Arteche. Ayun, at yan, ayan po. Kaya po, Your Honor, at ako'y nagpapasalamat sa pahayag ng ating chairman ng Committee ng NGOs and POs, Your Honor, at kanyang binigyan ng paboribling rekomendasyon para sa aplikasyon ng accreditation itong sama na ito. Councilor DJ Bagatsing. Thank you, Your Honor. May katanungan na ako sa author, kay Majority Leader. Ito ba yung sa barangay ni Chairwoman Cinco? Your Honor? Ito ba yung kay Chairwoman Cinco, barangay? Tama po. Tama po, Your Honor. Your Honor, if I may, as a one of the representatives po mula sa Distrito 4 ng Maynila, eh talaga naman kailangan ng mga eco warriors doon dahil yung skin yung ano yun yung tawag mo dito. Creek. Creek. Estero. Estero. Anong creek? Estero. Filipino ta. Kasi may estero po doon at dati may mga informal settlers doon pero naayos po nila at ngayon malinis na malinis po yung estero na yon. Behind Malacañang ata, if I'm not mistaken, di ba? And nakakatuwa naman na yung mga eco warriors pa natin doon ay yung mga masisipag at talagang may pusong mga women, mga kababaihan po. Kaya with all my heart and all my mind, I'm one in supporting this measure para sa kalikasan ng ating Distrito 4 Sampaloc, City of Manila. Thank you, Your Honor. Councilor Science Reyes. Thank you po, Your Honor. Muli po ang aking 100% po na pagsuporta sa napakagandang ordinansa, resolusyon na inihain ng ating kaibigang konsehal, Konsehal JTV. Hindi po ako iba sa lugar na to. Napakalapit po sa puso ko ng mga tao nandun sa taas. Thank you po, Your Honor. Councilor Doc Louis Chua. Your Honor, ako rin po ay sumusuporta sa resolusyon ng ating kagalang-galang na Joel T. Villanueva. Napakagandang resolusyon ito. Yun lang po. Maraming po salamat. Kung wala na pong magsasalta, Your Honor, I move to close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. And for the final act, Your Honor, Your Honor, I move to open the period of amendments, Your Honor.
There's a motion to open the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, under the fourth whereas of the proposed resolution, Your Honor, ang nailagay po dito ay whereas Barangay 412 Women's Waste Warriors is a people's organization duly registered in the Security and Exchange Commission, Your Honor. I move, Your Honor, that the word Security and Exchange Commission be amended to to the Department of Labor and Employment, Your Honor. With that, Your Honor, for the final act, Your Honor, I move for the approval of a resolution. Sorry, Your Honor, I move to close the period of amendments, Your Honor. There's a motion to close the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. For the final act, Your Honor, I move for the approval of a resolution granting the accreditation of Barangay 412 Women Waste Warriors as People's Organization in the City of Manila. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, the last item in the regular agenda, Your Honor, item number 8, draft resolution number 7143, a resolution granting the accreditation of MCA Response Team Incorporated with office address. Your Honor, before I proceed, Your Honor, I just would like to make a manifestation, Your Honor, that all my fellow councilors in the District 4 of Manila be made as co-principal author of the said resolution, Your Honor. Mr. Secretary, please take note of the manifestation. Your Honor, in item number 8, Your Honor, draft resolution number 7143, a resolution granting the accreditation of MCA Response Team Incorporated with office address at 1005 10th floor WTE Building, 2151 Luna Street, Binondo, Manila, as non-government organization in the City of Manila, Your Honor, authored by Honorable Councilor Ricardo Boy A. Isip Jr. Your Honor, may I move to adopt the committee report of the Committee on Cooperatives, NGOs, and POs. There's a motion to adopt the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. I move to tackle on the floor the said resolution, Your Honor. There's a motion to tackle on the floor the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. May I seek the recognition of its principal author, Your Honor, Ricardo Boy A. Isip Jr. Councilor Boy Isip is now recognized. Magandang umaga po sa ating kapulungan, sa ating ginang tagapangulo, Councilor Apol Nieto, sa ating punong mayorya, kinatawan natin, Councilor JTB Villanueva, at sa mga kasamahan ko pong konsihal sa 12 City Council. Your Honor, ngayon pong araw na ito ay kasama po natin ang Manila City Alert or MCA Response Team Inc. na kung saan pinangungunahan po ng kanilang Pangulo, si President Rodrigo Gonzales. Andyan po sa taas ang kanilang sekretary, si Mox Rosita. Wala po siya. Si Vice President Peter Reyes at ang iba pa pong mga opisyales ay humihiling po sa ating kapulungan na sila rin po ay bigyan ng pagkilala sa pamamagitan po ng pag-approve ng resolution na ito nang bibigay sa kanila ng accreditation bilang isang NGO, Your Honor, or People's Organization. Sila po ay mga mamamayanan ng lungsod ng Maynila na nagpulong-pulong sa kagustuhan at pangarap na ma-educate ang mamamayan ng Maynila
kung paano tumugon sa mga disaster, kung paano makabangon muli at paano ma-prevent yung mga ganitong sakuna, maaring sakuna dulot ng nature or pwede ring sakuna na dulot po ng tayo, mga tao po, sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Your Honor, nung panahon ng pandemya, naalala ko po nung during the committee hearing, ang isa sa kanilang advocacy nung panahon ng COVID, eh paano makakabangon yung mga mamamayan natin, lalo na yung mga nalugi sa pagtitinda, nawala ng hanap buhay. Sila po ay nagko-conduct ng mga training, learning lectures po para ma-equip po yung mga mamamayan natin at magbigyan po ng kaalaman kung paano maghahanap buhay at makabangon muli. Your Honor, ang kanilang certification ay iginawad po ng Security and Exchange Commission noong taong 2020, January 17, Your Honor. At aside from dun sa mga bylaws, list of officers, members, mission and vision nila, sila rin po ay binigyan ng certification ng kanilang barangay sa barangay 287, Zone 27, District 3, ni punong barangay Jeffrey Chusieng. Na napakapatunay po na yung kanilang asosasyon ay nagpa-function at meron pong tanggapan dito po sa Unit 1005 World Trade Exchange Center, number 2151 Luna Street, Binondo, Maynila, Your Honor. Your Honor, patuloy po ang kanilang pagkakonduct ng mga lectures and training. Maging yung mga spiritual, yung pinaka-importante po yung spiritual tsaka yung pagbubuo ng mga moral values po sa mga mamamayan natin. Hindi lamang ho yung turuan sila para paano makabangon. Subalit yung spiritual side at yung moral values, pagpananaw po sa buhay, eh yun po yung isa din po nilang tinuturukan, Your Honor. Kung di po ako nagkakamali, eh mga trabahante rin po ng simbahan at kawaniho ng mga churches po ang karamihan sa kanilang mga membro at ang kanilang mga leaders, Your Honor. Kaya po ang inyo pong lingkod ay sa araw na ito, sa oras na ito, with all the documents po na sinabit nila na akin din pong namang isusumite sa kapulungan po natin maging part po ng records ng City Council, ay humihingi po ngayon ng approval po ng aking mga kasamahang konsihal sa 12 City Council upang magawaran po ng accreditation ang Manila City Alert Response Team Incorporated. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to open the period of discussion and debate, Your Honor. There's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor. Councilor Elmer Farr. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Ako po ay nagpapahayag ng suporta at pagkilala. At marapat lamang po na bigyan natin ng akreditasyon ang grupong ito dahil sa kanilang pong advokasya na hangarin hindi lamang suporta sa mga nasalanta o naapekto ng mga sakuna. Ang pagbibigay po ng sapat na lakas ng loob at spiritual na pangangailangan lalo sa mga nakaranas po ng sakuna ay malaking bagay na po. At ako po ay nagpapasalamat kay Consel Boy Isip sa patuloy niya pong pagsuporta at pagbibigay ng akreditasyon sa mga ganitong klaseng samahan na voluntaryo po silang nagbibigay ng oras at panahon para po sa kapakinabangan at ikaayos ng bawat grupo at samahan na kanilang nasasakupan, hindi lamang po sa kanilang distrito, maging sa lahat po ng mga lugar na kailangan po ng kanilang grupo ng pag-alalay. Maraming salamat po. With that, Your Honor, kung wala na pong magtatanong, I move to close
the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments. There's a motion to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. And for the final act, Your Honor, I move to approve draft resolution number 7143, a resolution granting the accreditation of MCA Response Team Incorporated with office address at 1005 10th floor WTE Building, 2151 Luna Street, Binondo, Manila, as non-government organization in the City of Manila. There's a motion to approve the said resolution. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councilor Boy Isip. Your Honor, kasama po ang MCA Response Team at ang inyong pong lingkod ay taus-puso pong nagpapasalamat sa mga kasamahan ko po dito sa 12 City Council. Hilingin ko po sana na yung ating mga konsyel po sa District 3 na makabaha, maging co-principal author po ng resolution na ito together with the rest of the city councilors who still present at this point in time, Your Honor. Yun lamang po. Together with our ginang taga-pangulo, Councilor Apol Nieto at ginoong Mayoria, Consul JTB Villanueva. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Ay, Mr. Secretary, please take note of the manifestation. Your Honor, yun na po ang mga naka-agenda sa atin, pero meron po tayong mahalagang mga bagay na tatalakayin. I move to suspend the rules, Your Honor. There's a motion to suspend the rules. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Your Honor, before I request the Secretary to read all the barangays asking for approval of their budget, Your Honor, just would like to manifest, Your Honor, sa ating mga barangay officials na gaya po na napagkasunduan ng konseho, na ang mga barangay na nagpadala ng kanilang representative lamang ang siyang aaproban ngayong umaga at ang mga barangay na hindi dumalo ngayong umaga ay hindi po masasama sa mga ipapasa nating mga barangay budget, Your Honor. May I request the Secretary, Your Honor, to read all the barangays who are present in today's regular session. Mr. Secretary. Annual Barangay Budget for Calendar Year 2023, District 1 Barangays, Barangay 52, in the amount of 4,691,810 pesos and 11 centavos. Barangay 55, 4,495,009 pesos and 1 centavo. Barangay 57, 3,181,647 pesos and 80 centavos. Barangay 74, 3,186,504 pesos and 4 centavos. Barangay 76, 3,918,236 pesos and 81 centavos. Barangay 77, 3,483,921 pesos and 31 centavos. Barangay 84, 3,312,529 pesos and 41 centavos. And Barangay 136, 3,536,305 pesos and 26 centavos. Under District 2, Barangay 153, 4,092,155 pesos and 8 centavos. Barangay 162, 2,834,065 pesos and 65 centavos. Barangay 175, 3,452,954 pesos and 91 centavos. Barangay 188, 3,044,957 pesos and 4 centavos. Barangay 195, 3,488,497 pesos and 15 centavos. Barangay 212, 4,760,593 pesos and 3 centavos. Barangay 217, 3,383,979 pesos and 60 centavos. Barangay 224, 3,703,939 pesos and 90 centavos. And Barangay 228, 4,939,793 pesos and 83 centavos. Under Barangay
barangays in the 3rd District, Barangay 283, 4,068,987 pesos and 91 centavos. Barangay 327, 3,531,928 pesos and 73 centavos. Barangay 342, 4,167,053 pesos and 88 centavos. And Barangay 371, 3,222,525 pesos and 96 centavos. Barangays under District 4, Barangay 396, 5,712,039 pesos and 46 centavos. Barangay 431, 2,916,637 pesos and 81 centavos. Barangay 439, 3,284,322 pesos and 90 centavos. Barangay 443, 3,535,813 pesos and 96 centavos. Barangay 470, 6,455,295 pesos and 31 centavos. Barangay 504, 3,635,186 pesos and 13 centavos. Barangay 538, 3,006,377 pesos and 44 centavos. Barangay 558, 3,401,351 pesos and 75 centavos. Barangay 561, 4,396,654 pesos and 40 centavos. And Barangay 574, 3,614,502 pesos. Barangays under District 5, Barangay 662, 12,123,062 pesos and 16 centavos. Barangay 709, 12,355,574 pesos and 9 centavos. Barangay 710, 2,815,849 pesos and 36 centavos. Barangay 719, 14,892,599 pesos and 19 centavos. Barangay 721, 2,875,782 pesos and 73 centavos. Barangay 736, 5,662,947 pesos and 87 centavos. Barangay 764, 4,291,183 pesos and 55 centavos. Barangay 769, 4,141,390 pesos and 56 centavos. Barangay 772, 4,593,485 pesos and 58 centavos. Barangay 785, 3,249,962 pesos and 73 centavos. Barangay 799, 2,758,053 pesos and 69 centavos. Barangay 807, 4,188,513 pesos and 94 centavos. And Barangay 820, 3,529,946 pesos and 71 centavos. And barangays under District 6, Barangay 622, 3,570,490 pesos and 92 centavos. Barangay 636, 4,353,735 pesos and 75 centavos. Barangay 642, 3,698,569 pesos and 28 centavos. Barangay 834, 6,944,183 pesos and 7 centavos. Barangay 863, 3,673,778 pesos and 81 centavos. And Barangay 901, 3,669,347 pesos and 55 centavos. With that, Your Honor, may I move to open the period of discussion and debate, Your Honor. There's a motion to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Councilor Bobby Lim is now recognized. Yeah, maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, may konting katanungan lang, no? Clarificatory lang. Napag-usapan natin last time, bawal ang military supply dahil hindi tayo panahon ng gera. Dapat ang pinalitan na namang barangay is barangay police. Pwede pa yon. Okay. Pangalawa, donation. Ang naging donation dito, glinance ko lang yan, chinek ko lang yung... Hindi kasi ako nagkaroon ng ano yan, ng basic paper niyan. Okay. In on the floor kasi natin, chinek ko lang dito ang mga donation.
Number one, yung iba may nagbibigay ng 1%, may nagbibigay ng 2%, may nagbibigay ng 4%, 3.15, 4.5, 2.45, 3.15, okay. Ito ho, masarap. May nagbibigay ng 7.5%, 9.87%, 9.35, 16.74%, 7.87% ng kanilang budget, ang tanging nakalagay is donation. Hindi ho ba dapat ang donation should be itemized? Kung anong gagawin nyo sa pera, saan nyo i-donate? Hindi basta-basta donation. Sobrang laki ho yung 16.74%. Last time, pag hindi ako nagkakamali, may nakita ko, hindi ko lang na-jot down yung barangay. Nasa 24.something% ng budget nila dinodonate. Saan ho dinodonate nila ang ganong kalaking halaga? Kanino ho nila i-donate? Paano ho nila i-donate? Wala hong nakalagay eh. Basta nakalagay, donation. Clinance ko lang, chinek ko lang, lumalabas 8.4, 8.15, 7.87, 5.4, 5.7, 9.8, 9.187, 9.35, 16.74. Katanungan lang ho, saan ho nila i-donate to? Pasa ho tayo ng pasa ng budget ng barangay ni hindi ho natin alam kung anong ginagawa nila sa budget. Ako, diretsa, hindi ko kukontrahin to, pero gusto lang malinawan paano ho ginagastos ng barangay ang pera nila, ilalagay nila donation. So, ang mangyayari, pag nagkaroon na aberya, sabit ang konseho. Dahil pasa ho tayo ng pasa ng budget nang hindi ho natin nakikita kung ano ho pinagagastosan. Ilan po, maraming salamat po. Your Honor, if I may, Your Honor, eh, sa akin pong pagkakaalam, sapagkat nung ako ay nasa barangayan pa, itong donation na ito, ito po yung dating ginagamit namin sa gift giving. Tama po ba? So, ito po ay inaallow, no? Dahil in the guise of gift giving ngayon, inilagay na itong donation. Now, with respect doon sa binabanggit ni Councilor Babilim sa unang distrito, yung different percentage, yun po ang hindi ko masasagot. But I don't know kung merong may bibigay na idea ng ating dating Pangulo ng Liga ng mga Barangay na si Konsihal Caloy Castañeda para ho malinaw itong percentage na binabanggit po ng ating kasama. Maraming po salamat. Councilor Caloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Ako po yung nagtataka sa aking kaibigan, turo ng turo ito eh. Pero ganun pa man, Your Honor, sa akin pong pagkakaalam, katulad nung nabanggit ko nung mga naunang session, na kapag nasatisfy na ng mga gumagawa ng budget, ang mga barangay, ang kahilingan ng COA, ng budget, katulad ng 55% para sa... para sa personal services, 20% para sa CDF, 5% sa calamity, 10% para sa pabaya sa mga ano pa ba 'yung sa mga 10% sa SK at 1% sa senior citizen. Lahat ng mga percentage na hinihingi ng COA at na-satisfy mo 'yan, still meron ka pang sobra sa 'yong budget. May karapatan po sa ilalim ng barangay autonomy ang mga barangay na i-allocate ang mga natitirang budget kung saan nila gusto. At yan naman po ay dumadaan sa COA. Kaya ako po'y hindi nag-aalala dahil sinusundan din naman po yan ng COA. Kung sakasakaling magastos yan sa hindi magandang pamamaraan, hahabulin po sila ng COA. Kaya nag-iingat din po ang mga barangay kung saan nila gagamitin ang inilalagay nila sa donation. At sa akin pong experience, dahil po sa barangay autonomy na tinatawag, kung ano po ang hilingin ng kanilang kaibigan barangay
at kaya rin naman ng budget, ibinibigay po nila. And most probably, karamihan po na humingi dyan pagka merong kalamidad at kulang na yung calamity nung nasa barangay, humihingi po sila ng tulong doon sa mga barangay na may mga sobrang budget. Yun lamang po, Your Honor. Councilor Bobby. Yeah, maraming salamat po. Your Honor, tama naman ho sa budget ng barangay. Marami ho nakalagay dito. Training, office supply, drugs, maintenance, fuel, military, other supplies, water expenses, etc. Ang tanging problema lang ho sa donation, tama kung ang barangay mo, katulad ng Parola, katulad ng Paseco, marami hong squatter area. Marami hong dapat tulungan na tao. Pwede hong gastusin ng barangay yung pondo niya, donation dun sa mga nangangailangan ng kanyang barangay. Pero hindi ho pwedeng ibigay sa ibang barangay. Kasi nakasaad sa local government code yan. Okay. Pangalawa, paano nila ipamimigay yung pera kung yung barangay nila walang taong mahirap? Kung ang barangay nila is puro mga offices, mga condominium, saan nila i-justify na in donation nila na ganung kalaki kanino ibibigay? Di ho ba dapat ang donation is clearly very clear na nakalagay sa barangay budget na donation, saan mapupunta ang donation? Hindi ho yung basta-basta susulat nila na donation eh. Di ba? Tulad ng third district, meron tayong alam dyan na barangay. Wala nang squatter, total walang squatter. Total na nakatira doon, condo. Pag hindi condo, puro business. Oh, pag naglagay sila ng donation, kanina nila i-donate. Bawal na bawal sa batas ng Pilipinas na i-donate sa ibang barangay, i-donate sa ibang bayan, excluding kung parang Bel Air, pag-usapan natin, maraming pera Bel Air, nagkaroon ng gera sa Mindanao, nangailangan ng tao, ipapasa ng konseho nakalagay kung saan nila i-donate. Very clear na ang pera kong sobra, pamimigay ko sa isang lugar o sa nangangailangan o nasa lanta ng bagyo. Hindi ho po pwedeng nakalagay donation only without nakalagay dito kung anong klaseng donation na gagawin. Malinaw na malinaw yan eh. Nakalagay donation. Oh. 9.35% hawak ko. Hindi ko alam kung anong barangay ito. Basta glinance ko, hindi ako nanunutok kung anong barangay ang tinutukoy ko. Ang sa akin, glance lang. Diba? Nakikita, wala sa lugar na kumisan ang donation nila. Sobrang laki eh. 16.74%. Hindi ko alam kung anong barangay yon. Kung sinabi mong maraming squatter, posible. Bakit di na lang nila gawin, imbis sa donation, ilagay nila tulong sa taong bayan niya, o bibili ng bigas, o bibili ng ganito, o bibili ng mga damit para sa mga nasunugan, bibili ng ganito, kung saan gagasusin. Hindi ho, puro donation lang. Maraming salamat po. Councilor Elmer Farr. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo at sa ating Majority Floor Leader. Napakaganda po ng usapin na inilatag po ng ating mahusay na konsyel mula po sa Distrito 2 ng Maynila. Ako po ay nagpapahayag na ang donation naman po na sinasabi ni Kunsyal ay marapat na i-detalye at i-klaro. Pero ito po ang mga sariling pamamaraan ng ating mga punong barangay upang kanilang masustentuhan po ang kanilang mga inisyatibo na magagandang proyekto sa kanilang barangay. At mayroon po tayong fiscal at meron naman po tayong klarong manifestation ng mga porsyento na inilalatag dito. At sabi nga po ng ating kasamang Konsyal Lacson ay ito po ay dumadaan naman po sa masusing sistema at kung ano pong requirements ng ating COA. Kaya detalyado lang naman po ang hinihingi sa aking pagkakaintindi ng ating Konsyal Babilim at marapat lang din po na pag-usapan sa ating konseho upang maging maayos po ang mga nilalaman po ng barangay budget. Maraming salamat po.
Councilor Makilakson. Yes, Your Honor, bago po ako naging konsehal, ako po ay naging barangay chairman ng mahabang panahon din. At pagkatapos po ay naupo rin po ako ng director ng Manila Barangay Bureau. So, ako po ay konsehal ngayon. So, alam ko po yung pinanggagalingan ng mga tanong ni Bobby Lim, which is tama naman po. Pero alam ko rin po yung pinagdadaanan at sa loob ng mga barangay chairman, dahil dyan din po ako galing. Yung pong issue ni Bobby pagdating sa military, yan po ay tingin ko generic, ulitin ko po generic, na ginagamit ng mga barangay chairman dahil sa titulo lang po. Pero alam naman po natin, for all intents and purpose, na hindi naman po militar, but for barangay police. So, I think that is parang lost in translation, pero generic lang naman po yun. Pero bidata sit may tama po si Councilor Bobby Lim. Baka po next time, mga barangay, huwag nyo na pong gamitin yung terminolohiya ng military. Kasi wala pong militar sa barangayan. Gamitin nyo na lang po ay barangay police. Huwag po yung term na military. Wala pong militar sa barangayan. Ngayon, pagdating naman po sa mga donations, unless we provide a ceiling or a cap with regards to donation, eh, wala po tayong mapipigil. Alam niyo po bakit? Ako rin po ay nagtataka nung una, nung bago ako konsehal, bakit inihimay pa ng konseho? Dahil feeling ko noon, nung ako'y chairman, eh, may fiscal autonomy ang mga barangay. So, in a certain extent, tama po, may fiscal autonomy ang barangay. Pero at the same time, the council, eh, may poder po tayo na i-check na yung budget nila ay tama at hindi nalalagay sa mali. Bidatas it may again, yung pong mga donations, ulitin ko po, unless we put a cap, eh, hindi po natin mapipigilan ng mga barangay kung saan po nila gustong dalhin yung mga donations sila. Merong mga barangay po kasi na sobrang yayaman. Hindi po nila, tama po si Councilor Babilib, hindi po nila alam kung saan nila ilalagay yung budget nila. Kasi wala na silang mabibigyan ng mga donation sa barangay nila. So what do they do? Minsan namimili sila ng ibang barangay na pwede silang mag-donate na kung ano yung kailangan. Kaya nga po minsan nagagamit yan sa mga sunog. Although sa sunog naglagay na tayo ng cap. Kaya nga sinasabi ko, unless the City Council make an ordinance putting a cap on certain provisions with regard to the nation, yun lang po ang paraan para makontrol natin. Pero kung paano po gagamitin ng mga barangay yung kanilang budget, sila po nakakalam as long as they follow certain rules and regulation na tama po sa COA. Kasi at the end of the day, yung COA po, pag in-approve yan, ibig sabihin, wala pong mali sa budget. That is all, Your Honor. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor. Thank you po. Alam po ninyo, Ginang Tagapangulo, ito po yung kagandahan na nagkaroon tayo o lagi tayong nagkakaroon ng mga konsihal na dito sa City Council na hugot sa barangayan. Yun, narinig po natin, dating barangay chairman na naging director ng Barangay Bureau, Konsihal Makilakson, dito sa unang distrito, dating Liga Director Jesus Tagapahardo, nagaling din sa barangayan, sa ikatlong distrito, dating sa ikalawang distrito, si Konsehal Awisiya, eh matagal ding nagsilbi sa barangayan, sa third district, dating director, Konsehal Terence Alibarbar, sa ika-anim na distrito, dating Liga President at naging director, Konsehal Caloy Castañeda, dating Liga President, na ngayon ay Konsehal na, Konsehal Philip Lacuna, si Konsehal Joel Parr, ang kanyang kapatid, ay dating Liga Director. Elmer Parr, ang kanyang kapatid na si Director Joel Parr. At ang inyong lingkod na nagsilbi pong Vice President, eh, ibig sabihin, kami po ay nakaka-relate sa mga katanungan pagdating sa barangayan. With all due respect po dun sa katanungan ng ating kasama sa unang distrito tungkol sa donation, ito lang po ang aking theory dyan. For the longest time, eh, nakikita na po natin yung practice. And even this representation, Your Honor, I was able to receive a donation from my fellow barangay chairman na Liga Director, si Chairman Erica Platon.
Nakatanggap po ang aking barangay at yung barangay po ni Chairman Erica Platon ay talagang mayaman. Ito po yung sa Harrison Plaza sa Central Bank. At kung ako'y, during my time, kung aking budget ay 1 million, ang budget po nito ay nasa mga 30 million. At dun sa kanyang lugar na yon, hindi ho mauubos yung budget na yon. Kaya ho maraming barangay ang nakatanggap ng donation sa kanyang barangay. And until now, ipinatutupad po yung practice. Furthermore, Your Honor, ito pong ating lungsod, ang City of Manila, is also doing the same thing. Siguro, bati dito ng mga konsihal na kapag nagkakaroon ng kalamidad sa iba, tayo nagpapasa ng resolution authorizing the city mayor to donate a certain amount of money, then we ratify it. Ibig sabihin, inaallow. The City of Makati, Your Honor, na mayamang mayaman, na kilalang kilala sa pagdo-donate, especially during the time of former Mayor Jojo Binay, ang kanilang practice talaga nagdo-donate sila dahil sa marami silang kakayanan at ipinatutupad. My point is, for the longest time, maraming gumagawa nito na LGU, maraming gumagawa ng mga barangay ng mga generous, pero until now, hindi ho nakaka-receive ng disallowance itong mga barangay na nagdo-donate na ito. So my point is, ibig sabihin, kung wala pong disallowance mula sa COA itong mga barangay o nagiging donor, ibig sabihin, wala pong problema at inaallow po ito. The accounting and auditing processes allows it. So therefore, wala pong issue pagdating sa pagdo-donate, kagaya po ng tinatanong ng ating kasamahan. Kaya po ako'y naniniwala na yung issue pong yun ay hindi po issue sa mga barangay, sapagkat sa mga binanggit ko, wala po tayong narinig na nakasuhan, na demanda, o na-convict dahil sa pagdo-donate ng isang barangay sa ibang lugar. Your Honor, maraming po salamat. With that, Your Honor, kung wala na pong gustong magtanong, I therefore move... Your Honor, meron pa po isa. Councilor Caleca Sanyeda. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, karagdagan lamang po. Ang mga barangay po kasi, ang budget ng barangay, napakarami na ng mga pinagdaraanan. Nagsimula na ito sa mismong barangay council, pinadala sa barangay bureau, chine-check doon, pinadala sa budget, chine-check doon, at sa COA, nagtatanong din po sila. Kaya nga sabi ko, wala pong dahilan para masabi natin na mali ang procedure ng barangay sa ngayon. Dahil nararamdaman ko po ang kagustuhan ng ating kasamahan ni Konsehal Lim na mapaayos yung pagbibigay ng mga budget sa barangay. Tama rin po yung panukala ni Konsehal Lacson na tanggalin na ng mga barangay sa kanilang budget ang salitang military. Dahil totoo naman po, wala talaga military sa barangay. Palitan na lang ng mga gamit ng gamit ng mga tanod, sa peace and order, at saka yung gagamitin sa mga calamity. Katulad ngayon, may mga calamity tayo, bagyo, lindol, doon na lamang po sana gamitin. Alisin na natin sa budget yung salitang military. Yun lamang po, Your Honor. With that, Your Honor, kung wala na po, I move to close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. 1 minute recess. 1 minute declared by... Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Art Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade, Muelle del Rio Redevelopment. Hub 7, Ermita Paco Malate,
The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Khalsa Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Aroceros Urban Forest Park redevelopment, Freedom Park redevelopment, Raja Sulaiman Plaza redevelopment, Plaza Remedios redevelopment. City Hall Clock Tower redevelopment. Hub 8, Pandacan and Santa Ana. Pandacan and Santa Ana are both located in District 6. Santa Ana is known for its heritage district, which is composed of numerous historic ancestral houses, the Santa Ana Church, and its Camarín de la Virgen, where the patroness of Santa Ana is enshrined. The City Council of Manila passed an ordinance classifying the architectural district as a histo-cultural heritage or overlay zone. The former Pandacan Oil Depot will soon be redeveloped into a transport and food hub. The plan includes Plaza Calderon redevelopment, Santa Ana Quay redevelopment, Liwasang Baligtas redevelopment, Lambingan Bridge Enhancement, Manila aims to promote preservation of nature through its greening program, hoping to infuse air purification, widening of street walks, and ensuring safety everywhere are all major components of the said improvement plan. Moreover, the main thrust is to saturate visitors in the unique experience each carefully chosen hub offers, something that only a visit to Manila can bring. By putting this plan into effect, the city stands to boost its full potential to attract more visitors, which in turn would prove beneficial to its beloved residents today and for the generations to come. Let the rise of the city from the ashes of the pandemic be accompanied by projects that not only provide tangible effects, such as jobs, but with equally valuable intangibles, such as hope, pride, and faith. Welcome po kayo sa Manila! Thank you.
Yes, Your Honor, to continue with the approval of our barangay budget, Your Honor, I move to dispense with the period of amendments, Your Honor. There is a motion by the majority floor leader to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And for the final act, Your Honor, upang magamit na ng ating mga barangay ang kanilang mga budget na truly na mag-read down sa kanilang mga constituents, Your Honor, I move that all the barangay budgets that have been read by the Secretariat be approved, Your Honor. There is a motion by the majority floor leader to approve the said barangay budget. Is there any second to the motion? Seconded by Consial Jesus Taga Pajardo Jr., Consial Irma Alfonso, Consial Marjun Isidro Jr., Consial Dr. J. Ventura, Consial Doc Louis Chua, Consial Maki Lacson, Consial Awisia, Consial Roma Robles, Consial Rod Laksamana, Consial Apol Nieto, Consial Fapo Goso, Consial Miley Echenza, Consial Terence Alibarbar, Consial DJ Bagaching, Consial Attorney Chris Bacani, Consial Science Reyes, Consial Boisip, Consial Monyo Pango, Consial Chari Ortega, Consial Bobby Espiritu, Consial Elmer Par, Consial Lubiloso, Consial Fog Abante. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations sa ating mga barangay chairman. 1 minute recess declared by the chair. Your Honor, just a manifestation, Your Honor, na yung mga barangay na meron lang representative na dumating po ngayong umaga ang makakasama sa a-approvean, Your Honor. Thank you. Mr. Secretary, please take note of the manifestation by the majority floor leader. 1 minute recess declared by the chair. Congratulations po sa ating mga chairman, sa ating mga barangay. Pwede po ba kayong bumaba dito para makapagpa-picture? Especially po sa Ayus Urban.
Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Vice Mayor Yol Servo Nieto at sa DSWD. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Vice Mayor. God first. Nagpapasalamat ako sa mga tumulong at nag-donate sa mga nasunugan sa Recto, especially po sa Youth Servo. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa ating butihing Vice Mayor Yol Servo Nieto at sa DSWD. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Vice Mayor. God first. District 2, District 2. Wala na po ba, District 2? Pero nandito kanina eh. Oh, God first. Doc. Gawa mo, check, yung ganyan. Kailang. Kailang nagagano. Kaya mo mga pauto talang. Ako naman.
napitan ko pa eh. Pwede ba? Kinonsortehan ko pa si Vice. Dapat pagpano pa. Hindi kita. Kita. Kaya doon ka tayo sa babatay. Kita ka din doon sa babatay. Kay DJ. Kay DJ mag-achip. Window, window para kita yung face. Thank you. Window, window. Window po para kita face niya. One, two, three. Handa na po ang District 5. District 5, handa na po. District 5. Handa na po yung District 6. District 6.
salamat kay Vice dahil nakakuha ko ng sedula. Saka alis ko ito ng mga anak ko. Malaki, magandang proyekto ang ginawa ni Vice. Maraming salamat kay Mayo, pati kay Vice. Maganda po yung hinanap na medical sa amin dito sa lahat na ng barangay. At marami pong salamat kay Vice sa naisip nilang para na to, at least marami pong natulungan. Majority floor leader. Yes, Your Honor, we have here draft ordinance increasing the monthly allowance for the prosecutors of the office of the prosecutors from the office of the city prosecutor in the city of Manila and appropriating funds therefore, Your Honor. May I move that the said draft ordinance be referred to the Committee on Appropriations, Your Honor. There is a motion by the majority floor leader to refer the said an ordinance increasing the monthly allowances for the prosecutors of the office of the city prosecutor in the city of Manila and appropriating funds therefore, authored by Honorable Ernesto Jong Isip, Honorable Christopher Marie Bacani, Honorable Luisa Marie Quintos Tan, and Honorable J.B. Hison to the Committee on Appropriations. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And Your Honor, the last measure that we will tackle, Your Honor, is a resolution congratulating Ms. Felis Victoria Garrido Cañesal, CPA, from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila for claiming the fourth highest overall grade on the recently concluded Certified Public Accountant Licensure Examination 2023, Your Honor. May I move to tackle on the floor the said draft resolution, Your Honor. There is a motion by the majority floor leader to tackle the said draft resolution on the floor. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I request, Your Honor, the recognition of its principal author, the Honorable Carlos Caloy Castañeda. Counselor Honorable Caloy Castañeda is recognized to sponsor the resolution. Mm.
Hello. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, ito po ay isang simpleng resolution na nagbibigay po ng pagbati sa isang estudyante na produkto ng ating pamantasan na lungsod ng Maynila na nakakuha ng pang-apat na pinakamataas na grado sa ginanap na pagsusulit na Certified Public Accountant nito nakaraang Mayo 2023. Isipin niyo naman po, Your Honor, sa dinami-dami ng mga kumuha ng eksamen, 7,372 ang kumuha ng eksamen, ngunit 2,239 lamang po ang nakapasa. At buong yabang o pinagmamalaki ng pamantasan ng lungsod ng Maynila nang nakakuha ng pang-apat sa pinakamataas na kumuha ng eksamen ay produkto po ng lungsod ng Maynila na nangangalan po na Miss Feliz Victoria Garrido Cañeza. Kaya nga po, Your Honor, ako po ay nakikiusap sa aking mga kasamahan na iparating po natin ang konsehong ito kay Miss Feliz Victoria Garrido Cañeza ang ating pagbati. Taus-pusong pagbati dahil nagbigay po siya ng karangalan hindi lamang sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, kundi sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Yun lamang po, Your Honor, inaasahan ko po ang aking mga kasamahan na susuportahan po ang resolusyon na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consel Caloy Castañeda, sa pag-author ng resolusyon ito na ibang klase po, ano? Pang-apat siya sa 2,239 na nakapasa. Ibang klase ang pamantasan lungsod ng Maynila. Majority Floor Leader? With that, Your Honor, I move to open the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to open the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Meron po bang nais magbigay ng suporta sa nasabing resolusyon? Kung wala na po, Majority Floor Leader. Kung wala na po, Your Honor, I move to close the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. And for the final act, Your Honor, I move to approve a resolution congratulating Ms. Feliz Victoria Garrido Cañezal, CPA from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila for claiming the fourth highest overall grade on the recently concluded Certified Public Accountant Licensure Examination 2023. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve a resolution congratulating Ms. Feliz Victoria Garrido Cañezal, CPA from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila for claiming the fourth highest overall grade on the recently concluded Certified Public Accountant Licensure Examination 2023. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Irma Alfonso, Consiel Bob Bilim, Consiel Marjun Isidro, Consiel Dr. J. Buenaventura, Consiel Awi Sia, Consiel Roma Robles, Consiel Rod Laksamana, Consiel Maki Lacson, Consiel Apol Nieto, Consiel Fapu Goso, Consiel Maile Echenza, Consiel Terence Alibarbar, Consiel DJ Bagaching, Consiel Attorney Chris Bacani, Consiel Science Reyes, Consiel Doc Louis Chua, Consiel Boy Isip, Consiel Monya Pango, Consiel Chari Ortega, Consiel Babi Espiritu, Consiel Fogabante, Consiel Elmer Par, Consiel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations, Consiel Caloy Castañeda. Your Honor, I would like to manifest na lahat po ng ating mga kasamahan na present sa araw na ito ay maging principal sponsor din po. Yun lang po, Your Honor. Kasama po ang ating regular presiding officer.
Maraming salamat po, Consejero Caloy Castaneda. Mr. Secretary, please take note of that manifestation. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to leave the suspension of the rules, Your Honor. There is a motion by the Majority Floor Leader to leave the suspension of the rules. Is there any objection? Hearing na the motion is approved. At dahil wala na po tayong tatalakayin, I move to adjourn. There's any objection? Session adjourned. Hindi nagpunta eh. Dapat, pero sabi nila... Araceros Urban Forest Park Redevelopment.